Hello guys, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. Tatalakayin natin ngayon na kung mayroon kayong mga lumang router dyan, aba, gamitin na natin tulad nito. Itong lumang router ko na Belkin. So, kaysa matinggal lang at nakatago lang sa kung saan saan, buhayin na natin at gawin natin extender sa ating wifi. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano to papaganahin. Kasi hindi ko na rin to alam password nito eh, kasi matagal ko na tong gamit. So ang gagawin natin, i-reset ko na lang to at kailangan mayroon lang akong kunting babaguhin dito na settings para sa connection, para makakonekta dito at mapasok natin yung admin nito, yung Belkin na ito. Ayan o. Luma na kasi ito eh. Ito yung gamit ko nung araw. Eh buti na itago ko lang at nakita ko. Napag-isipan ko na pwede ko naman siyang gamitin. Pwede ko itong ikabit sa ilagay sa aking kwarto para malakas. Kasi yung wifi ko, yung modem ko sa Converge nasa baba. So ngayon, gagamitin ko to dito sa taas. Dito ko to gagamitin at iko-config ko muna to. Mga ano lang, mga kunting configuration lang dito. Babaguhin ko lang yung ano SSID sa ano password para ma-access. Alright? Tara na. Umpisahan na natin at ipapakita ko sa inyo kung paano to gagawin. Kung ikaw ay bago lang sa aking channel, aba, huwag mo nang patagalin at isubscribe mo na ako at pindutin mo na ang notification bell para manotify kayo kung mayroon akong bagong upload, alright? Huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment sa aking video kung nagugustuhan mo. So, pwede kayo mag-comment dyan. Sasagutin natin yan isa-isa hanggat kaya nating sagutin, alright? Kailangan kong ano guys, i-reset muna to. Kasi hawak muna ako ng ibang ano para kailangan na itong i-reset. Kasi hindi na natin alam yung ano password dati. So para babalik dati yung setting siya. So need nating i-reset ng 10 seconds. Alright, ayan, pindutin natin to. Ayan, reset. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitaw. Ayan. Ayan, nag-pack up na siya. Ayan, mawawala yan din. Ayan. So, kailangan natin guys mag pasukin natin yung system nito para mabago natin yung settings para mapasok natin. So, kailangan guys gagamit na ako ngayon ng ano screen recording. So, wala akong ibang gadget eh. So, screen recording ang gagamitin ko para ano, makikita niyo kung anong ginagawa ko. Sige, papasukin na natin. Diretso na agad tayo guys sa Chrome. Ayan. Then type natin 192.168.2.1. Ayan, para ma-access natin yung admin ng Belkin. Ayan, pasok na natin. At nandito na tayo sa loob. So, kung nakikita nyo yun guys, yan. Yung channel and SSID. Ayan, pindutin natin yun. Ayan, pabayaan mo na lang yan. Huwag mo nang, ano yan, skip na lang. Pindutin na tayo dito sa, ano,
ayun o, yung bill key na yan, kailangan natin mapapalitan ng ISIS ID na yan. Palitan natin ng mayong. Hindi, manok. Umaga na kasi. So, mayong ang ilalagay natin. Magpalit na tayo. Then, apply. Yan. Apply. Then, continue. Mayong, andyan na naman. So, kailangan natin mag-connect uli. Ayan guys, kailangan natin i-enter ang default password ng Bilkin. Type muna natin. Ayan. Ayan, para mapasok na natin. Kasi na-disconnect tayo eh. Ayan, disconnected naman tayo. So ngayon, kung mapasok na natin yan, palitan na naman natin yung password. So, kailangan natin muna mag-access sa default password ng Bilkin. Para, ayan. So, nandito na tayo. So, palitan na natin yan. Ayan. So, type natin yung password, yung bagong password natin. Ayan. Then, enter. Then, ano. Ayan. Tapos, mawawala na naman tayo ng internet. Then, balik tayo sa mayong. Mag-connect tayo. And then, i-atin yung ginawa natin password. Yun yung gawa na natin. Ayan. Ayan. Pasok tayo. Ayan. Ayan. Connected na tayo sa mayong. Ayan. And then, mag-try tayo sa YouTube. Ayan, YouTube. So, ibig sabihin, nagamit na natin yung lumang router. Ayan, napapakinabangan na siya kasi kaysa nakatambak lang sa tabi-tabi niya. May mga bago po yung ano dyan. Bago kung try speed test kung di ba napiktuhan yung min ay speed natin. So ngayon kailangan ko muna mag-speed test sa Converge kung di ba napiktuhan sa ating ginawang extender sa Wi-Fi. So, mag-connect muna ako sa Converge. Ayan. At kailangan kong i-speed test kung wala bang nabago sa ating connection. Ayan. So, try natin speed test. Ayan, napakaganda pa rin yung ano. Stable pa rin yung connection sa Converge. Ay, may ping tayo na 19. So, ayan o. 42 Mbps yung download niya. At saka yung upload niya is ayan, pumapalo ng 27 Mbps yung download. So napakaganda pa rin. Ngayon try natin yung kay Mayo, mag-connect tayo doon. Mag-try tayo mag-speed test. Ayan, mag-connect tayo kay Mayo kung okay ba ang connection niya. Ayan. Yan, connected tayo kay Mayo. So, speed test natin. Medyo iba ang ano niya. Kailangan itong i-check yung channel. Baka maraming ano sa channel niya at medyo congestion na. O, yan. Yung mababa. So, kailangan nating magpalit ng channel. I-check natin yung ano. So, ayan. Mayroon tayong Wi-Fi analyzer. I-check natin. Ayan, si Mayong. Naka-channel 6. So, kailangan nating palitan ng channel yan. Ayan. Ayan, medyo ano sa channel niya maraming naka-connect, so kailangan nating lumayo. Ayan, palit tayo ng channel. Ayan, oh. So kailangan nating baguhin yung channel niya.
Yun, yung mga The Beast Station channel, oh. So, palitate, magpalit tayo siya, no? Channel 11. Try natin siya, channel 11. Yan, oh. Medyo hirap siya sa channel niya ngayon. Kaya medyo mahina. So, pasok tayo sa Chrome ulit para mapalitan natin yung channel ng Bilkin. So, nandito na tayo sa ano, system. Ayan. Nasa admin na na tayo ng Bilkin na sa loob na. Then, pasok tayo uli. Ayan. Type natin yung yan. Ngayon, yung ano na yan, arrow na yan, pop. Pindot niyan doon sa may ano. Ayan. Then, palit tayo ng channel 11. Ayan, may arrow yun. So, naka-11 na tayo. Then, so, ayan, connected na tayo. So, speed test na. Channel 11 na yan. Ayan. Channel 11 na yan, guys. Medyo mataas na, oh. Tingnan mo yung pagbabago, guys, oh. Yung download natin 34 Mbps, yung upload 8 ang upload niya. Hindi na masama yan, magandang ano na yan, so tama na yan, mausok na yan. Ah, ito na, guys, at ito yung i-connect na natin yung ating LAN cable.